gusto nating malaman kung paano ba nabago ng MNL48 ang buhay ninyo. Ayan, let's start with Kay. Ate Kaide? Ah, ako pala. Ah, sorry po. Ayun po. Ang MNL48 po, isa po na sobrang napabago sa akin pagdating po sa pagiging independent po. Lalo na po ako po, hindi po ako nakakilos na hindi po kasama mo yung family ko, gano'n. Pero nung since nag-MNL48 po ako, natuto po ako mag-stand alone and makipagsalamuha po sa albatid ng tao at yung makibagay or makisama sa mga iba't-ibang tao. Yes po. Tapos yung magkaroon po na supporters at yung kung paano ko po sila kausapin kasi hindi po talaga ako maka-communication na tao yung sobrang magsalita, hindi po ako ganyan. Pero natuto po ako sa MNL48. Wow. How about si Kyla? Ayun, ako na ma'am po, mas naging disciplined po ako kasi diba, 2 years na po kaming member ng MNL48 and before that, syempre preteen stage. Pag nasa ganun stage ka kasi minsan, medyo immature, ganyan, you're not matured enough. Pero after the 2 years and after na nasa loob ako na MNL48, mas naging disciplined ako and as well as kay, mas naging independent po ako kasi we had to live outside our place talaga. We had to live now. Hindi kasama yung family namin. So, mas naging independent din po kami. And I think being independent, minsan, di ba, marami tayong na-discover na, uy, yes, I can do po. This pala. Yes. And then, agree. And parang kami po naging independent kami at a very young age. So, parang it's also a blessing. Kasi, yes. Teenagers pa kami. Ang iba naman is preteen stage pa. Naging independent na. So, parang it's really a big help. Tama. How about naman si Frances? Yun po. At the age of 15 po, I had to go out on my own. I had to live sa Manila without any relatives, without any family. So, I had to really adjust and open my eyes to the real world po. Kaya mas naging independent, mas naging matured with the help of course, God and of course, my fellow members. Kaya ayun, mas naging independent and matured po ako sa bagay-bagay. Alright. How about naman si Amy? Ano nga po pala yung tanong? Bawal ulitin. Sipin mo. Manood ka sa monitor chart. Sipin mo. Hindi, ang question ko is, paano nabago ng MNL48 ang buhay? Okay po. Ano po? Kasi po, ako po yung nag-iisang babae po ako sa family namin. So, natuto po ako mag-adjust. Tapos, bukod po doon, hindi po talaga ako nakakalabas ng bahay. Ni bumili nga lang po sa tindahan. Hindi po ako pinapayagan nila, daddy. Kailangan po talaga may gagawa papunan para sa akin. So, natuto po ako mag-adjust. Makisama po sa... Lalo na po, puro lalaki po talaga mga kapatid ko. Tapos, ayun po. Nasama po ako sa 48, tas puro po kami girls sa isang mansion po. So, natuto po ako mag-adjust sa lahat ng bagay. Galing! How about naman si Tin? Ayun, ako naman po, sobrang yun po, napabago din po yun ng MNL48 yung life ko. Kasi same with the other girls, ayun, most of us po naging independent. Kasi, ayun, sa Iloilo po ako. From Iloilo to Manila, then wala pong kasamang family or ganyan. Tapos, tawag dito, parang nasanay po kasi ako, nandyan parati yung mom ko sa tabi ko. Like, always po, kahit saan po ako mapunta, nandyan siya. So, at first, sobrang nag-adjust po ako. Then, I had to adjust po yung mga bagay-bagay na dapat ako lang mag-isa kasi wala po yung family ko. Then, I had to meet new friends, ganyan. Parang hindi na nga pa talagang friends, parang mga sisters ko na rin, mga kapatid kasi Amelia. Almost everyday, yes, family yan. Kasi almost everyday sila po yung nakikita ko araw-araw. Buti nga lang po, hindi kami nagsasawa anong mukha eh. Or meron na may times talaga na gano'n eh. Punta na dun, Aga. Pero, punta na. Konti na lang. Yun, tapos time management. Yes, yun na yun po. Time management po sa self ko kasi being idol, tapos
nag-idol po. Then, yung school ko po, hindi po ako nag-stop sa school. Then, I'm currently now a second year college po with online. Ayun, hindi po talaga ako nag-stop kasi sabi ko, kakayanin ko po talaga siya. Kaya, ayun po, nakaya naman po. Thanks wow. to, thanks to God, yes. Nakakahanga yung mga ganyan, ano, na pagsasabay nila, di ba? Ayan. And, thank of course, po. How about Colleen? Ako po, of course, sobrang laking tulong po ng MNL48 talaga sa akin. Nagkaroon po ako lalo ng confidence, lalo na po sa public speaking and pagdating po sa pagpo-perform, singing and dancing, and of course po, minsan nag-a-acting din po. So, ayun po, sobrang laking tulong po ng MNL48 na nagkaroon po ako ng confidence and naging mas independent po ako kasi palagi rin po akong sanay, katulad po ng sa iba, na kasama po si mami, ganyan. Natuto po akong mag-commute mag-isa, sumakayin ng MRT, mag-bus, gano'n. Minsan po kahit hapon na po or paggabi na po talagang mag-isa po ako pero tinitiis ko po kasi minsan pagod na po rin yung mami ko, nag-work po siya before. Kaya hindi po, wala po akong kasama. Minsan naman po may kasabay po akong pauwi kaya mas safe po. And syempre time management din po. Syempre I have to manage my time sa school and sa responsibilities ko po sa church and dito nga po sa MNL48 kaya mas sobrang saya ko po and sobrang thankful po ako sa MNL48 na marami po itong naitulong sa akin. Tsaka nakakapagpasaya po ako ng maraming tao. So, yun po. Very blessed po. Yes. Yeah. Wow! How about naman si Sela? Yes po. Nung pumasok po ako sa MNL48, I learned a lot of things. Like for example, I learned how to cope up with stress. Ganyan. Kasi before, syempre kapag school lang, oo, nakaka-stress ang school. Pero kapag pinagsabay mo yung school tsaka yung work, talaga minsan madedrain yung body mo. So ayun, natutunan yes. ko po kung paano po i-handle yung aking mental health, ganyan, at saka yung physical health ko. So ayun, at saka kagaya din po nun sa iba, naging mas independent po ako. Kaya ko pong magpumunta na rin po ibang lugar na mag-isa kasi before nga parang lagi ko kasama yung mommy ko ganyan. So yun na kapag travel po mag-isa kaya parang ang dami pong nagbukas sa isipan ko na pati na ang tao hindi pare-pareho ng perspective sa buhay. So dun talaga yung naging ML48 po talaga yung isa sa instrument kung bakit po mas naging broad po yung knowledge ko about life. Wow. Alam mo, yung stress talaga, yan yung isang talaga ang hirap i-handle, lalo na kung ikaw lang, di ba? Yes po, yes. Totoo po. Pero dun ka rin naman talaga mag-grow at the same time. Yes, pag na-overcome mo yun, di ba? Alright, how exactly. about naman si... Alright, how about si Ella? Since pumasok po sa MLM 48, sobrang dami ko din po talaga natutunan, especially sa self ko, how to improve myself, singing, dancing, ganon. And also, katulad din po ng iba, naging independent din po ako, naging mature ako. Tapos, di ba po, probinsyana ako. So, parang, nung napunta ko sa MLM 48, parang nagugulat ako kasi, bakit ganito? Parang, na-open talaga yung mind ko. So, parang, malaking help din po siya sa akin and I got to support myself pagdating sa pag-aaral which is nakaka-proud sa sarili kasi nakakatulong ako sa family ko. Yun po.